pakinggan mo, ang talino mo talaga. Kasi alam mong today is Techno Tuesday! Pagkatapos na magkatapos ng AMD Ryzen Zen 4 CPUs announcement last week, tila mayroong may nagpaparamdam. Biglang sumulpot ang hinihinalang release date ng 13th Gen Intel Core Series or Raptor Lake CPUs na galing sa Twitter handler na @WXNod. Based dito sa picture na mukhang pinagmitingan nila, merong slide na may table na may title na RPL Online GTM Plan. Hindi ko na maintindihan yung mga nakasulat pero sinubukan ko siyang AAR translate. Ang hirap pa din intindihan. Anyway, yung official launch date lang naman yung mahalaga dyan para sa akin. Which is allegedly on October 20. Pero teka, wala pa naman tayo sa warming up stage. Pero lumabas na agad ang specs and sales embargo ng buong Raptor Lake CPU. Para sa primary lineup, pare-pareha silang may integrated graphics na may graphics ID na A780H maliban kay Core i5-13400 na may graphics ID na A782H. Intel UHD graphics no more na kaya ito. Then, ang KF and F CPU lineup is same specs ng primary lineup. Wala lang siyang integrated graphics, so mas mura ang pricing nila, tsaka walang ECC support. And finally, ang T CPU lineup, which is designed to use less power, so less din ang performance niya. So kung totoo nga yan, eto na siguro ang magiging rebut ni Intel kay AMD, which is magiging magandang competition to kasi parehas na silang may support sa PCIe 5.0 at nasa generation na tayo na hindi na natin kailangan mag-liquid nitrogen cooling para maabot ang 5 GHz CPU clock speed. And dito sa Intel side, mas magiging budget-friendly to upgrade since it will still support DDR4 memory. And syempre, compatible pa din siya sa Intel 600 chipset na motherboard. You know what? Siguro mahilig lang talaga si Intel makapag-competition or magbuhat ng bangko. Ang sabi kasi nila, mas maganda daw ang ray tracing performance ng kanilang Intel Arc A770 GPU kesa sa NVIDIA RTX 3060. When it comes to 1080p gaming with ray tracing, based sa testing nila, mas madaming titles na namang ang Arc A770 sa RTX 3060. Kaya naman, ang sabi nila na talagang competitive daw talaga sila. Sige lang, Intel, magpa-hype lang kayo. Pero ang sinasabi ko lang sa inyo na hindi ganyan magpa-hype si NVIDIA. Hindi kasi sila yung mismong nag-hype sa sarili nila. Tulad nitong picture ng RTX 4080. Hindi yan galing sa kanila. Galing yan sa mga media partners nila na malakas ang loob lumabag sa embargo. At hindi pa nalilip. Sabi ng leaker na si Kitty Yuko na sobrang magkamukha daw ang itsura ng RTX 3090 Founders Edition sa RTX 4080 graphics card. Ang pinagkaiba lang daw is yung font ng RTX 4080 logo. Pwedeng gawa-gawa lang niya to para bida siya. Pero pag chinek mo kasi yung bagong font ng official website ng NVIDIA na naka-NVIDIA Sans Nala. Pareha sila ng font ng logo ng na-leak na RTX 4080. So Intel, ganyan daw sila magpa-hype. Medyo mapapaisip ka sa twist ng mga chismis nila . So that's it for this week's Techno Tuesday. Come back again next Tuesday, every Tuesday, Techno Tuesday, kung saan matututo ka sa mga chismis na ating natasagap weekly, okay? Okay, dagger on!